What's up guys, this is me Jensen and I'm back with another Omegle video. For today's video guys, hindi muna tayo mga harana dahil meron akong gustong ituro sa inyo at alam kong matagal nyo na rin tong nire-request sa akin na gawin. So eto na, ituturo ko sa inyo kung paano ako mag-mix, paano ako mag-record ng aking vocals, ng aking mga covers at originals sa aking YouTube channel. Yahoo! This video is also sponsored by Mono. So, sa nakita nyo guys, sa ating harapan, nandito ang mic from Mono. And it is called Mono PM500. Hindi ko na naipakita sa inyo yung unboxing na ito guys kasi sobrang excited ko. Binuksan ko na siya at ginamit ko na siya agad. At kung mapapanood nyo sa YouTube channel ko guys, nagamit ko na siya sa aking mga latest vlogs like Omegle, latest covers, and sa aking latest single called Hiba. Ayan, nagamit ko na siya guys. Sobrang ganda niya. Tandaan mo lagi lang ako nandiyan, di ka iiwan, di pa babayaan. At kung ang hanap nyo ay swak sa budget, pero sobrang professional at studio quality na mic, nandito na ang Mono PM500. This Mono PM500 is worth $150. So kapag binili nyo po siya sa Philippines, nasa 7,000 to 8,000 pesos siya. Sobrang sulit na nyo guys dahil kapag binili nyo siya, meron na siyang kasamang shock mount, pop filter, at cord. Siyempre, yung XLR cable niya. At hindi lang yan. Alam nyo ba kung saan siya nakalagay, guys? Dito siya nakalagay. Sa case na to, guys. Ang angas. Nice. So, wag na natin patagalin to, guys. Ituro na natin kung ano yung mga dapat ituro. Let's go. Let's go. Let's go! Ginagawa mo! So, ayun guys, sa nakikita nyo, nandito tayo ngayon sa Adobe Audition. Which is, ito yung first part na ginagawa ko. Yung pagre-record. So, dito ako nagre-record guys. Actually, hindi lang isang software ang ginagamit ko, kundi dalawa. Which is yung Adobe Audition and FL Studio. Yung FL Studio naman guys, doon na ako nag-mix ng aking mga vocals and doon na rin ako gumagawa ng mga instrumentals. So ipapakita ko rin sa inyo kung paano ko mag-mix mamaya after natin mag-record. Ayan, create lang tayo ng multi-track session para makapag-record tayo dito. So click file and then new multi-track session or just control N. Pangalanan nating Kumpas Cover. Ayan. So, ayan yung co-cover natin for today's video. After that, click OK. And voila! So, drag nyo lang dito yung music or yung instrumental na gagamitin natin. So, yung akin, kinuha ko siya sa YouTube. So, dinownload ko muna siya. And then, eto siya. Yan, drag lang natin. Ayan, may intro pa siya. So, tatanggalin lang natin yan. Ayan. Okay. Ayan, lagyan na rin natin siya ng title per track para hindi tayo malito. So, for example, itong track 1 is for instrumental and track 2 dito tayo magre-record ng vocals. Ayan. And then set lang natin yung mic into mono and yung mic ko kasi is nakalagay siya sa input 1. So eto pipindutin natin. And then shift space or just click this record button to start. Kumpas, pag naliligaw,
Ikaw ang kulay sa langit na bughaw, sa bawat bagyo na dumadayo. Ikaw ang kalungan na kailangan ko, ikaw ang hantungan at aking wakas. Ayan, pwede na ata ito. Paano bang mababawi lahat ng mga nasabi? As you can see guys, medyo delay siya ng konti. So, iuusog lang natin siya. Paano bang mababawi? Paano bang mababawi lahat ng mga nasabi? Di naman eh. Ayan, medyo tugma na siya sa tempo. Ika'y darating lang bigla nang walang babala. So ayun guys, kapag may mga hindi kayo nagustuhang part or gusto nyo siyang ulitin, pwede nyo siyang i-cut-cut na lang. So for example, gusto kong i-cut tong part na to. Di naman eh nakalang. Ayan, gusto ko i-cut yan. And right click, and then makikita nyo yung split, or meron siyang shortcut key na control K. Ayan, drag nyo lang kung hanggang saan yung gusto nyong i-cut. And then after that, kapag satisfied na kayo or tapos nyo siyang i-record, bago natin ilipat siya sa FL at i-mix natin, kailangan muna natin siya isa-isahing lagyan ng noise reduction, kasi marami kayong maririnig na sounds, which is yung mga noise dito like yan. Ayan, tatanggalin muna natin siya. Click nyo isa-isa yung mga clip na ni-record nyo. Ayan. Kapag ina-noise reduction nyo siya guys, unang-una nyo gagawin is copy nyo muna yung certain clip. Ayan, kagaya nito. Ayan. And then, punta kayo sa effects. Makikita nyo dito yung noise reduction restoration. And then, capture noise print. Ayan. After that, control A. And then, punta ulit kayo sa effects, noise reduction, and then noise reduction process. Ayan, naka-default na siya guys. So, kiklik nyo na lang yung apply. Ayan. Yes. Pag naliligaw, ikaw ang ikaw ang kumpas. After nyo sa noise reduction lahat, pwedeng-pwede na natin siyang ilipat sa FL guys, at pwedeng-pwede na natin siyang i-mix. And export na natin siya. Okay, i-solo muna natin yung vocals. Paano bang mababa? Kasi ang i-mix lang muna natin is yung vocals. And file, export, multi-track mixdown, entire session. Ayan. So, kunwari, dito natin siya ilalagay. Ayan. And before tayo ulit mag-proceed sa ating tutorial, meron lang ang gustong i-promote na game. And I know for sure na itong game na to is alam nyo na karamihan, dahil na-promote ko na rin siya sa mga past vlogs ko or Omegle vlogs ko. Ayan. Walang iba kundi ang Dream Club Game. Ta-da! Napakadali lang mag-login at mag-register sa game na to guys. Ang kailangan nyo lang is inyong phone number at yung OTP na isi-send mismo sa phone number na nilagay mo. At ang kagandahan dito sa game na to guys, kapag bago ka pa lang sa game, meron ka na agad 5 peso coin sa wallet mo. So pwedeng-pwede ka na maglaro at palaguin yung 5 peso coin mo na yon. Hindi lang yan, meron pang exciting part.
hindi ka lang basta-basta maglalaro, guys, kundi kikita ka rin. 'Di ba? Nag-enjoy ka na, kumita ka pa. Napakadali lang din mag-cash in at mag-withdraw sa game na 'to, guys. So first, paano nga ba mag-cash in? May kita nyo sa lower right corner yung wallet. So, click nyo lang yon and then, pili lang kayo kung magkano yung gusto nyong i-cash in. So, for example, gusto ko mag-cash in ng 100 coins. Click 100 coins and then, enter your GCash number and yung OTP na isesend mismo sa number na nilagay mo. Take note dapat, yung GCash number is verified kasi hindi siya papasok kapag hindi verified ang GCash mo. After that, click save and then restart nyo lang yung game kusang papasok na siya. Ganun lang kadali. Paano naman kapag meron ka ng sapat na money na napanalunan sa game na to at gusto mo na siyang i-withdraw? Napakadali lang din. May kita nyo rin sa baba yung withdraw. So click nyo lang yon. Meron tayong two options kung saan mo pwedeng i-withdraw yung napanalunan mong pera. First one is into GCash. The second one is sa records. Pero mas prefer ko na sa GCash na lang kasi mas madali ang transactions. So just fill out the informations given and then click withdraw. Ganun lang kadali. Para ma-install nyo ang game na to, guys, ilalagay ko sa description box at comment section ang link para makapaglaro kayo. Ano pang hinihintay nyo, guys? Maglaro na kayo at mag-install ng game na to dahil hindi ka lang basta-basta maglalaro, kundi kikita ka rin. San ka pa? Without further ado, let's get back into our tutorial. And after nyo siya i-export, lipat na natin. Drag na lang natin siya sa FL Studio. Hanapin lang natin yung in-export nating vocals and drag na lang natin siya sa FL. Double click nyo lang siya, guys. And then iset lang natin siya sa track 1. Nakalagay na siya sa track 1 and then rename lang natin siya para hindi tayo malito kung saan tayo magmi-mix. Pwede nyo rin siyang lagyan ng color. So gusto ko kulay pink. May kita nyo dito, guys, sa gilid yung slot 1, slot 2, slot 3, slot 4 hanggang 10. At dito natin ilalagay yung mga effects or plugins sa ating vocals. Unang-una nating ilalagay is Fruity Parametric Equalizer. Ayan. All sounds are made up of frequencies, the low frequencies and the high frequencies. So iset natin siya into high pass. Order 4. Ayan. Tansyahin lang natin, guys. Paano bang mababawi lahat ng mga nasabi? Di naman nakala ika'y darating lang bigla nang wala. Itaas lang natin yung high frequency. Paano bang mababawi lahat ng mga nasabi? Paano bang mababawi lahat ng mga nasabi? Di naman nakala ika'y darating lang bigla nang walang babala. Paano bang mababawi lahat ng mga nasabi? Di naman nakala ika. Next naman is, syempre, hindi mawawala sa atin yung auto-tune, guys. Ayan. Maglalagay tayo ng auto-tune, pero sobrang-sobrang konti lang. So, ang key neto, guys, is A major. Ayan. Set lang natin yung humanize into 40 and 30 retune speed. And then, yung type ng vocal natin is tenor.
Etong plug-in pala na gamit ko, guys, is hindi siya stock plug-in sa FL. Pero maglalagay ako sa description box ng link para ma-download nyo to. So ayan, pakinggan natin. Paano bang mababawi lahat ng mga nasabi? Di naman eh, nakalang ika'y darating lang bigla nang walang babala. Next naman nating ilalagay is reverb, syempre, hindi mawala yan. Set lang natin yung dry sa pinakababa, etong wet sa pinakataas. Then, babaan lang natin yung size. And etong low cut is isagad natin siya. Babaan lang din natin yung decay. Kung maririnig nyo, guys, masyado siyang reverb. So, babawasan natin siya dito. Ayan. Paano bang mababawi lahat ng mga nasabi? Di naman eh, nakalang ika'y darating lang bigla nang walang babala. Sa isang iglap, nagbagong lahat. Hindi ko na kaya pa na magpanggap. Next is, syempre, kailangan natin siyang i-compress. So, ang purpose naman itong fruity compressor, guys, is para ipantay niya yung volume ng vocals mo. Yung mga mahinang part is iaakyat niya, and yung mga malalakas naman na part is ibababa niya. So, iset lang natin tong paano bang threshold ng 35 dB. Paano bang mababawi? Angat lang natin yung ratio ng 4. Di naman eh, nakalang ika'y darating lang bigla nang walang babala. Sa isang iklap, nagbagong lahat. Hindi ko na kaya pa na magpanggap. Ikaw ang kumpas pag naliligaw. Ikaw ang kulay sa langit na bughaw. Sa bawat bagyo na dumadayo, ikaw ang kalungan na kailangan ko. Siyempre, hindi rin mawala yung sound goodizer. Set lang natin siya sa mga like 25%. Paano bang mababawi lahat ng mga Next is, of course, yung de-esser natin. So, maririnig nyo dito yung mga S ko dito is sobrang tinis. Mababawi lahat ng mga nasabi. So, gagamit tayo ng Maximus. Ayan, ito yung lagi kong ginagamit na de-esser, guys. Click nyo lang tong arrow na to. And then, punta kayo sa presets. De-esser narrow band. Ayan. On nyo lang tong monitor para marinig nyo yung mga S dito sa high frequencies. Ayan. Usually naman, yung mga S sounds is nasa 5K to 10K. Ayan. Nasabi sa isang iklap. Punta kayo sa mid and then adjust nyo to. Sa isang iklap, nagbagong lahat. Hindi ko nga nasabi. So ang next naman natin is yung fruity delay. Ayan, maglalagay tayo ng delay, guys. So, lagi ko siyang siniset
lagi ko siyang sineset sa band pass. Bawasan lang natin tong wet. Babala sa isang iklap. Babala sa isang babala sa isang iklap. Nagbagong lahat, hindi ko na kaya pa na magpanggal. Ayan, so lalagyan na natin siya ng instrumental, guys. Drag nyo lang din yung instrumental na dinownload nyo. Ayan, tutugman nyo lang. So ayan, ilalagay lang natin siya sa track 2 para ma-adjust natin yung volume ng instrumental at pumantay siya sa vocals natin. Ayan, so nasa track 2 siya. Rename na lang natin na instrumental. Lagyan natin ng color. Ng color orange. Ayan, orange. Okay. Ayan guys, nakalimutan ko palang maglagay ng fruity limiter pa. Ayan, compressor din siya actually. Ayan. Paano bang mababawi lahat ng mga nasabi? So ayan, hindi ko na-adjust yung instrumental, yung volume ng instrumental kasi fixed na siya. Ang i-adjust na lang natin na volume is yung vocals. So ayun guys, sana meron kayong mga natutunan sa mga pinagagagawa natin dito at hopefully ma-apply nyo siya sa mga gagawin nyong songs at thank you sa mga nanood, syempre sa mga walang sawang sumusuporta sa akin, maraming salamat po. Don't forget to hit the like button and subscribe na po. Malapit na tayo mag 1 million guys. Abangan nyo pa yung mga susunod kong vlogs, mga originals and covers na gagawin ko guys. Stay tuned. And love you guys. I love you.